Yes, na bagamale mo apo presidente. Yes. And we're glad you're back again here in our province. Me too. I'm very happy to be back. Yes, sir. Na-mention mo kanina, sir, na with this increasing numbers of renewable energy, particular yung mga wind farm na nasa likuran natin at marami pa dyan, at mga solar, do we expect a lower rate of electricity, Mr. President? The cost of electricity, yun, pagka naayos natin, ito yung mga nababalitaan ninyong problema sa distribution, isang bagay yan. At dahan-dahan yung ating mga kooperatiba around the country, inaayos na nila yung kanilang financial na position para pagandahin, para naman pwedeng i-privatize kaya mag-corporate. Para sa akin, I would have hoped na kaya yung gobyerno ang gagawa. Pero mukhang hindi na, dahil nagsimula na yung ibang cooperative na privatize na, nabili na ng mga private groups. Pero ang maganda sa private group, efficiency importante sa kanila. Kaya aayusin din nila yung kanilang pag-aari na bagong cooperative. So slowly yung from the production. Sa production, hindi naman tayo nagkakaproblema eh. Sa transmission, doon tayo nagkakaproblema. Yung production, problema lang natin, kulang. Kaya kailangan natin itong wind farm, kailangan natin yung solar, kailangan natin yung hydro, geothermal, kahit yung nuclear, pinag-aaralan natin ng mabuti kung paano gagawin na safe. So that's just. And pag nagawa natin lahat yun, mararamdaman na talaga natin. The prices will come down, our production cost will come down, our distribution cost will come down. Yun lang naman ang, yun ang nagiging problema. Nagiging obstacle doon sa presyo kaya nagkakaganyan na napakataas. Agyaman kami, Apo Presidente.